Dito? Oo, ngayon di mababa. Oo. So yung guys, nakikipagbuno tayo dito sa transmisyon. Ihilahin ko na ito. Titingnan ko dyan. Stop muna. Ayan. So ayan guys, natanggal na natin yung ating transmission. Ito na yung ating clutch cover, yung pressure plate natin. So kapag nananakbo tayo, may naririnig tayong ingay. So check natin to. Hindi ako naririnig nyo. Yun, yung kumakalansing na yun. Pag nananakbo, yun ang naririnig nating ingay. So meron ng maluwag sa kanyang clutch cover. So ito ang ating bubuksan guys, papalitan natin ng clutch set. Dosin. Yung ganito, gagamit. Tsaka yung meron akong yung ganito na ano? Yung blog. So tatanggalin na natin guys itong ating So yung clutch cover guys, di naman siya ganun kahigpit. Tama lang. Yung maipit lang yung kanyang clutch disc. Ayan. So yun guys, ito na, tanggal na natin, tanggal na yung ating clutch. So ipapakita ko sa inyo guys, makikita natin kung ano ang difference ng clutch na ito. So yan guys, naibaba na natin ang transmission, nililinis na yung ating transmission. So yan, umagas ang kanyang langis. So ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit umi-slide. Hirap na pumasok ang kambyo. So malalaman natin yan dito. Ayan oh, kung makikita nyo, kakapiraso na lang yung clutch natin, pudpud na pudpud na talaga. Ayan oh, pag tinignan natin sa kabila, yung kabila nya ay talagang wala na. Ayan oh, ubos na ang ating clutch. So mamaya ipakikita ko sa inyo ang kaibahan, ng bagong clutch dito sa luma. O yan o, tingnan nyo maigi.
So kung nakakarinig kayo ng ingay kapag ka inaapakan yung clutch, pag inapakan ng clutch, umiingay, ibig sabihin nun, ang may problema ay ang pressure plate. Itong pressure plate, ito ang may problema, o di kaya naman yung mga spring nito. Yan. Ito, lumuluwag yan eh. Sa katagalan, lumuluwag yan. Yan yung nagiging maingay kapag ka inaapakan yung clutch pedal. Pero kapag ka hindi mo naman inaapakan yung clutch pedal tapos may naririnig kang tumutunog, ibig sabihin ang problema ay ang pilot bearing. So pilot bearing, guys. So ipapakita ko sa inyo kung alin yung pilot bearing. Pilot bearing nandito sa ilalim. Hindi ko pa tinatanggal. So ayan. Ito yung pilot bearing, guys. Ito. So kailangan kapag nagpalit ka ng clutch, nagpalit ka ng clutch cover, so dapat palitan mo na rin yung pilot bearing. Ayan, oh. So kailangan palitan yung pilot bearing kasi ito, guys, yung nagiging maingay din to. Kailangan pag nagpalit, palit na rin talaga to pag nagpalit ka ng clutch. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin tatanggalin yung pilot bearing. Medyo mahirap tanggalin to, guys. So dapat meron tayong bearing tools. So mamaya papakita ko kung paano natin yan tatanggalin. So ayan, guys, yan ang pagkakaiba ng ating clutch. Ito yung luma natin, ito yung ating bago. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Diba putput na. Ayan. Kaya mahirap pumasok yung cambio natin. Wala na, oh. Bagong pressure plate natin, guys. So, ayan. Ayan, guys, yun yung pagkakaiba ng ating pressure plate. Oh. So, titingnan natin yung kanyang release bearing. Yung release bearing, titingnan natin. Ayan, medyo itong babunok ko. So, ito ang ating release bearing, guys. Ayan, oh. So magpapalit na rin tayo. Tingnan natin kung okay. Ayun, magpapalit na rin tayo ng release bearing. Ito yung kanyang release bearing, guys. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, ito pudpud na, oh. Ayan, oh. Isa rin yan sa nagiging maingay. Ito, release bearing. Pero pagka nagka-differential release bearing, madadamage din yung kanyang pressure plate. So madadamage ang kanyang pressure plate kasi itong ang function itong release bearing ay yan, ganyan yan, oh. So tinutulak niya yung pressure plate. So tinutulak niya yung pressure plate, gaganyan-ganyan siya diyan. Kaya napupudpud ito, guys. Ito napupudpud to. Yan. Tatanggalin natin yung kanyang release bearing, eh, yung kanyang yan. So ito ang ating papalitan ngayon. Ito yung bagong ito yung swap.
ito yung bagong release bearing natin, guys. Tanggalin lang natin yung lock. Medyo matigas yung lock eh. Yun. So ayan guys, naikabit na natin yung ating release bearing. So antayin na lang natin yung synthetic grease para malagyan natin ng mailubricate natin yung kanyang shaft. So yun, ito na yung lumang release bearing natin. So pumantay na siya guys, oh. Kung mapapansin nyo ang kaibahan ng dalawa, ayan o. So ito bilog pa, no? Ito flat na to. So ang mangyayari pagka ganyan, yung ating pressure plate, yan yan, no? Nagkakaroon ng tama yung pressure plate, ayan, no? Pero okay lang yan kasi ibig sabihin balanse siya, tama yung lapat ng release bearing kasi dyan yan lumalapat eh.